tinitingnan ko kung yung chicharon na yon ay hindi siya ginamita ng MSG. Kasi yung ibang mga chicharon na binebenta ay masyadong... Meron ka na bang naka-SOP? What's up mga katin and welcome back to my channel Kim Pasis Vlogs. And for today's video guys, ayan, nandito po tayo sa harapan ng Seafood City. So ang Seafood City po is a Asian grocery store. May mga kainan din sa loob na meron tayong mabibiling mga pagkain. Mostly ay Filipino siya. Ayan, so itong Seafood City guys ay meron ditong brand sa US. And then ito nga sa Canada, nakarating na din sa Canada. And in Edmonton guys, nandito tayo sa Edmonton. Nag-open lang siya noong July 26, so wala pa siyang 1 month. So it's the first time na makapasok dito. So puntahan natin yung loob. Titingnan natin kung ano yung ating mga mabibili. Yan. At nga pala guys, sa mga bago sa aking channel at ngayon palang nakapanood, this is Team Pasis. Huwag mo kong kalimutan i-subscribe yan. Mag-comment ka na rin, mag-like. At hit ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos pa na i-upload. Ayan, tara guys, pasok tayo sa loob. So kailangan pagpasok, importante ha, importante magsuot ng mask. Ayan, sumunod tayo sa batas para din sa ating mga safety na to. So kasi dito sa Edmonton guys, starting August 1 ay mandatory na yung pagsuot ng mask sa mga indoor places. So kailangan sumunod tayo, sumunod lang. Wala namang mawawala kung tayo susunod para patulungan natin ma-plotting yung curve, di ba? So sa mga matitigas ang ulo dyan, bahala kayo. So sumunod lang tayo, sumunod lang tayo sa mga rules. Ayan. So andito na ako sa loob ng Seafood City guys. Mostly yung mga makikita dito talaga ay mga produkto na galing ng Pilipinas. Tulad nitong tulad nitong butter cracker. Ayan. So mostly napaka ano naman nito, napaka kilalang kilala itong buttercream na to. Ayan, kahit dun sa ibang mga Filipino store meron din ito. Tapos pupunta tayo dun sa kabila. Tingnan natin yung mga sampalok. Salted tamarind. Ayan, mga galing Pilipinas. Para ano talaga, parang pag nandito ka sa loob, parang nasa Pilipinas ka. Kasi mostly talaga yung mga tinda rito is from Philippines talaga. So, nakakamiss ang Pilipinas. Pag nasa loob ka nito, parang feel mo talaga na nasa Pilipinas ka. Kasi mga makikita mo dito, mga produkto na galing Pilipinas. Yan, hindi naman lahat, and mostly talaga, yan, tulad nito. Ayan, tulad nitong mga banana chips na yan. Ayan, made in the Philippines yan. Meron din dito mga made in China. Ayan, mga ganun yan. Kaiba. Banana chips. Ito. Ayan, mga pamana. Ayan, tapos sa chicharon. Nakita rin yung chicharon na to. Pag bumibili kasi ako guys ng chicharon, tinitingnan ko kung yung chicharon na yon ay hindi siya ginamita ng MSG. Kasi yung ibang mga chicharon na binebenta ay masyadong gumagamit sila ng MSG. So ang MSG guys ay hindi maganda sa inyong kalusugan. Ngayon, kaya iwas tayo sa mga pagkain na mayroong MSG. So tulad nito, hindi ko siya gusto kasi meron siyang MSG. Ayan. Ganon ako pagka namimili. Kasi napaka health ano natin. Health conscious tayo. May MSG. Ayan. Dito naman ako sa meat section. Ayan. Meron din tayong makikita dito na mga tulad din ng mga makikita natin sa TNT, sa Lucky Supermarket. So parehas lang sila ng mga binebenta. Mostly yung type ng pagkakakat nila, yung cut ng sa Pilipino. Meron na dito mga pangsigang, ready na. Yung mga buto-buto, yung ganyan, yung mga strips na ganito, so ready na, hindi na kayo maghahati, so naka-ready na siya, nakapak na siya, ganyan, yung, yung. Tapos ito sa kabila, meron dito mga nabibili na papaitan ba? Ayan, ito yung towel na tinatawag nila. Ito ba yung towel? Ito nga.
ayun, pang kare-kare, meron din sa Menudo. So, nandito siya. Ayun. Ayan, so, dito naman tayo sa seafood section, may mga ready na ditong mabibili na marinated na mga bangus, yan tulad nito. Ay, mga marinated na bangus, yan. $6.95. Ayan, ready na siya, ready ng iluto. And then, kung may budget kayo, ayan, meron dito mga mabibiling mga salmon. Ayan, locally dito, galing lang dito yan sa Canada din. Ayan, ayan, medyo mataas ang presyo talaga ng salmon. Ayan, ito yung mga bangus na pangsigang. Naka-ready na siya, hindi na kayo maglilinis. Ayan. So, ayan. Tapos, yung mga fish dito, guys, yung mga fish, dahil nga sa ating pandemic ngayon, para sa food safety ng bawat isa, ayan, naka-plastic na siyang ganyan. Ayan, naka-plastic na siya para hindi siya nahahawakan ng mga kamay for safety purposes talaga. Ayun. So, ito yung favorite namin, palagi namin binibili din sa superstore. Ito yung ulo ng salmon. So, masarap siyang pangsigang. Ayan, yung ulo ng salmon. So, yun ay isang buong salmon pinapakita ni Sir. Ayun. Ulo lang. Yung ulo pangsigang, Sir. Kuha tayo nito. Ito. So, kuha tayo niya. Sigang yan. So, masarap kasi itong isigang sa, ano nga si pangsigang sa, miso? Sa miso. Sa miso. Ito ako sa vegetable section ng Seafood City. Ayan, meron dati tayo dito mabibiling sitaw na naka-ready na. So, palaging food safety, hindi siya, naka-ano na siya, nakalagay na siya sa cling wrap. And ang presyo niya ay nasa 4.59 per pounds. And then meron din tayong patola. Yan. Yung patola ay 6.59 per kilogram naman. So, sa mga mahilig yan sa patola. Patola ng buhay ko. Yan. Tapos, ano ba to? Lansones ba to? Tunggon? Para siyang longgan. Ito yung longgan. Mark longgan. Yan. Ito yung longgan. Para siyang ano? Para siyang tawag dito? Para siyang lansones. Yan. Ito yung ano? Yung sa mga kaibigan mong... Alam ko marami kang kaibigan ganito eh. Balingbing. Ang tawag kasi ganito sa sa Batangas, balingbing. So, sa English, ano ba ito sa English? So, hindi ko alam. Comment down below kung anong tawag ito sa English. Para ang... Diyan, ano? Star fruit. O, kasi star. O, star fruit pala. Ayan. And ito yung ano natin. Hindi ka $4.99 per pounds. So, ito yung ating rambutan. Namimiss ko yung rambutan ng Laguna. Ayan, shoutout pala kay Ate Ningning ngayon sa nagbigay sa akin dati ng maraming rambutan. Ito yung rambutan dito. Ayan, so ginto rin ang presyo, siyempre, parating na tayo dito. And then ito yung ating manggang hinog na gambodya yung tawag sa Batangas. So ito siya. So ang kanyang presyo ay $2.49 each. Ayan, gusto niyo yun, diba? $2.49 each siya. Ayun. As ito naman yung mangga. Pero itong mangga na to, guys, ay hindi siya galing ng Pilipinas. So sa Mexico siya, kaya iba yung korte niya. So natikman ko na siya. Hindi siya masarap for me. Ayun. So ito yung pinya. Pinya. Patikim ng pinya. O, punta tayo dun sa kabila, na iwan na tayo ng ating kasama. Ayan. Nandito rin yung mga papaya, orange. Ayun. Ito yung ano, jackfruit. Ang laki ng jackfruit. Saan ay galing tong jackfruit na to? Saan bansa kaya? Ang laki ng jackfruit oh. Sobrang bigat nitong jackfruit. So dito ka talaga makakabili ng buong jackfruit, ang laki. So ang presyo niya is $2.18 per kilo. So kung tumitimbang ko ng 20 kilos, so it times nyo, mahal. Siyempre mahal talaga kasi na sa ibang bansa na naorating. Ayun. So ayan yung papaya natin. Ayan. Thank you.
Eh, pumila kami dito sa Grill City para bumili ng halo-halo. Pero sa kasamang palad, naubos daw yung halo-halo nila. So, naghintay lang naman kami ng medyo matagal-tagal, pero naubusan tayo ng halo-halo. So, hindi tayo pwedeng umuna doon sa dalawang lane kasi sinusunod pa rin natin ang ating social distancing. So, hindi mapapagalitan tayo. Kailangan nating sundin yung kanilang rules. Yeah. Hindi po pwede niyo. Wala na daw po. Ayun. So, wala nang halo-halo. Halo. So, binabawi ko na guys. Meron pa daw. Saan kami mag-order? Saan kami mag-order? Dalawang order. Ayun. 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 So, ayun guys. Meron na daw halo-halo. Ayan. Kasi sabi ko kanina wala. So, dumating na daw. Galing na na. Galing di call. Ayan. 1 hour later. Guys, wala na nga halo-halo. Yan ang totoo. Ayan. Nung una kasi, diba sabi ko sa vlog ko, kung may halo-halo sila, sabi nila meron. Ayan. So, naghintay kami sa kasamang palad. Nasira daw yung machine nila. So ngayon, hindi namin matitikman yung halo-halo ng Seafood City. So yun. So ang binili lang natin ay buko pandan. Isa lang binili mo? Saka ano pa? Coffee jelly. Isang coffee jelly. And then, ito. Ayun. So next time na lang tayo mag-halo-halo. Sa Maxas na lang tayo mag-halo-halo. Ayun na nga guys, tinanggal ko muna yung aking mask. O, nakalabas na naman kami ng Seafood City. So, banggitin ko lang yung aming naging experience doon. Ayan. So, ito yung aming mga napamili. Kasi nga, nung una kasi, sabi nila kasi may wala daw halo-halo. Ayan. Tapos, binawi nila, meron na daw halo-halo. So, nag-order kami. So, naghintay kami. Nasira naman ang machine. Sabi ko, mahihintay ba namin? Sabi nila, hindi daw. Tapos, nung nakapag-change na kami ng order, so, napili namin ng coffee jelly. Ayan, bumili kami ng coffee jelly at saka ng buko pandan. Kasabihin sa amin, ready na daw ulit. So, kinansel ko na lang. Ayun. So, yung aming first time na pagpunta ng Seafood City, medyo... So, ayun nga, comment ko lang sa mga empleyado ng Seafood City kasi nga dahil nga kakabukas pa lang nila, so medyo hindi pa sila sanay na mapapa sila sa pagharap sa mga customer kasi medyo nababagalan kami sa mga service nila kasi ang dami-dami nila dun sa loob pero hindi magkaintindihan yung gagawin nila, merong nakatayo lang. Ayan. So sana sa susunod ay matutunan yung pagsilbihan yung mga customer nyo ng kaunting bilis naman. Ayan. So kasi nasa food service din ako, so alam ko naman yung pakiramdam ng magtrabaho sa ganitong larangan ng business. Ayun. So suggest ko lang sa inyo guys. Ayun. So ayun guys, so ito yung aming mga napamili, so pauwi na kami ng bahay. So yun lang yung aming naging first experience dito sa Seafood City. So maraming salamat. Ayan nga pala, kasama ko si Aling Budang na palumpalo. Ayan. Ayun yan ang Aling Budang. Ayan, so pauwi na kami ng bahay. Tapos yun na, doon na nagtatapos yung aming vlog. At inaulit ko guys, ayan, sa mga bago sa aking channel. At ngayon pa lang nakapanood yan, huwag nyo kong kalimutan i-subscribe. Ayan, mag-comment ka na rin, mag-like. At hit ang aking notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos pa na i-upload. Ayan, thank you very much guys. Marami pong salamat at bye-bye.